So, basically po, this is just a brief description of what we do from case build-up all the way to deportation. Nakita naman po natin yung cost in between medyo malaki kasi we take care, like this particular facility, ang magbabayad na po ng kuryente nito will basically be PAOK. So kung aabotin po ito ng 2 million every month, kami rin po magbabayad nun. Sa kabila, yung una nating binisita, Bamban, roughly nasa 1.2 million po binabayaran natin doon sa kuryente. Then, Pasay, we also pay about 2 million yung dalawang facility po doon. Roughly, quiet po, roughly po, sa isang buwan, the commission is paying 5 million minimum in electric bills alone for all the facility that we have confiscated already. So that doesn't include, of course, yung mga Pilipina na nabuntis ng mga Chinese na may mga anak. Sa amin din po dinadala yung mga bata para sa mga pagatas and so on and so forth. So medyo marami po yun. On a monthly basis po, siguro nasa 200,000 din po nagagastos natin sa pagatas and so on. So medyo marami po yung ancillary cost dito sa mga pogo na ito. So I think we have with us ngayong hapon, meron ho kaming dinala ng dalawang nagtatrabaho sa ano muna? Dito po, ang ipapakita muna namin kung ano po yung weakness ng SIM card registration law natin. Ito po yung step one ng scamming. They have to create a fake identity. And that fake identity is rooted in a SIM card that is registered. Ipapakita po namin that despite the SIM card registration law, the scammers can actually produce 25,000 to 40,000 pre-registered SIM card per Pogo Hub. Just like here, nandiyan po sa likod natin yung mga sample, we're able to get thousands of SIM cards po dito. Pakita lang po namin ang mabilisan kung gaano kabilis po malagpasan yung SIM card registration law po natin. Magandang hapon po. Papakita lang po namin kung paano mag-register ng SIM card without using a real human identity po. So dito po, we're using GLO as para sa SIM card registration po. So dyan po, makita nyo po. Okay po. Dito po, makita nyo po na GLO ang gamit natin. So pumunta po tayo sa GLO SIM registration po. Then, isasaksak po natin yung SIM card dun sa phone. Then, we get the OTP. Then, dyan po, makita nyo po yung fields na ilalagay natin yung mga fake identities. Like, yan po, ang ginamit po dyan, yung cartoon character po na sa Simpsons po. So, ayan, yung birthday po, hindi po siya totoong birthday. Then, yung gender po. Then, yung address po, random address lang po yan. Sige. So, random address lang po yan. So, basic yan. Pero Makati ang nilagay ko. And dito naman po, sa area na to, ipapasok po natin yung pictures nung gagamitin natin identity. Where dyan po, cartoon character lang po yung nilagay natin. So, nakita nyo po dyan, si Homer Simpson po yung nilagay dyan. Then yung parang cartoon version ng license niya. So after that, so medyo matagal din yung loading niya sa pag-upload ng files. I-play mo lang. And next step dyan, makaka-receive kayo ng text message na thanks for submitting your SIM registration details. Then mag-aantay lang tayo ng few minutes. Then after mga 5 minutes siguro, mga successful na ang registration natin ng SIM card. Tinubukan po namin sa krami ito, Mr. Speaker. Less than 30 minutes, you can have one fake pre-registered SIM card on the basis of a fake identity.
So ibig sabihin, yung mga scam hubs po na ito can create multiple number of fake identities using pre-registered SIM cards. Kung hindi ho natin mahabol yung mga taong yon technically. Bakit po napaka-importante po may paliwanag po sa inyong SIM card? Bigyan lang namin po kayo ng konteksto. Number one, ang business po ng scamming na ito, nakaraid po talaga sa internet, sa online, at po sa SIM card. Kung titignan po ng loob ninyo kung ilang cellphone ang nakukuha po sa mga scam farms, thousands po. Bakit? Ang isa pong worker sa scam farm, binibigyan po yan palagi ng kumpanya from 15 to 20 cell phones. 15 to 20 cell phones. Each cell phone contains 900 names, data, Facebook account. Nandito na po yan, preloaded na po yan. May iba pong kumpanya na gumagawa niyan para sa kanila. It's another company na illegal. Hindi po natin masyado na nahahawakan po ngayon yan. Hindi pa po natin natatouch. Pero yun po, pero lahat ng mga pogo companies na gumagawa niya para sa kanila. 900 per cell phone. One worker, 15 to 20 cell phones. Araw-araw, binabantayan po sila ng kumpanya. Kinakailan, mag-in-touch sila sa 15 to 20 persons sa kakausapin. Kinakailan, makuha nila loob noon, mapasagot po nila. At kanilang magpagpatuloy ang pag-uusap. Ngayon po, kaya hindi po sila nakaabot sa quota, hindi po sa nakapto 15 to 20 nakakausap sa isang araw, ang mga Pilipino, kasi hindi naman sila pinaparusahan na kasing hirap ng mga foreigner, sila po ay pinapag-overtime from 18 to 20 hours. Yun po, ang kanilang kinakalang po talaga maabot ng quota. Ang mga foreigners po hindi po makalabas dito, unlike the Filipinos. Sila po yung talagang pinapalo at tinutorture. Kaya makikita nyo po, ang Pilipino, hindi masyadong natutorture. O, yun po ang kaibahan po noon. So, yan po, ang SIM card registration, talagang wasak na wasak na wasak po talaga yan when it comes to sa mga operations ng POCO. Pero din po yan ang nahuli ng CIDG na merong instrumento, di po ba, na umiikot-ikot sa ating syudad. Sila po, kumukuha po sila ng mga INDI ng mga data ng mga tao habang umiikot po sila. Nahuli po yun ang CIDG. Yun po, ibebenta po naman nila sa ibang bansa. Para po, yun naman mag-i-scam dito pa sa atin. Palitan lang po tayo. Yun po. So, sige, thank you po. Because we're running out of time, we'll have to skip some parts of the presentation. We'll go ahead with the press con, Mr. Speaker. We would open the group to questions from the media. May isa pa tayong isa pang mic. Mic, please. Sa isang mic. Sure. Sino po magsisimula? Hello, good afternoon po, Speaker, and sa ating PAOK at sa iba pang congressman. Speaker, tatanong ko lang po kung ano yung assessment nyo sa naging pag-iikot nyo today, galing kayo ng Tarlac at dito sa Pampanga, nakapag-ikot din po kayo. Ano po yung mga main takeaways dun sa mga natutunan nyo sa at mga na-discovery nyo sa inyong pag-iikot? So, una-una, nagpapasalamat ako sa ating mga host dito. Andito si Governor Delta Leda, maraming salamat. Our mayor, ito naman mayor natin dito. Mayor, where's si mayor po kayo? Dito ba? Mayor Lasatin and Mayor Kapil, andito, magpapasalamat din tayo sa pagsalubong sa atin dito at saka kay SDS Congressman Dong Gonzales, no, sa pag-host dito sa PORAC at nakarang, ano, bisita natin dyan sa inspection sa Pamban, Tarlac naman. Una-una, iba talaga pag personal na inspect natin kasi kasama ko lahat ng mga leaders ng house. Leaders, we have the various chairs of the various committees dito sa katabi ko, the chairman of public order, Congressman Dan Fernandez, of course,
si Congressman Karaps Paduano, chairman siya ng Public Accounts. We also have, of course, Congressman Ace Barber, ang Congressman sa Daniel Drugs, the Congresswoman Janet Green. We also have Congressman Johnny Pimentel. We also have Chair of Transportation, Congressman General Ako. We also have our Chairman sa Games, Congressman Herrera. So, andito po kami kasi maraming naulat na sinara na ito mga facilities dahil sa nakita natin presentation na in the guise of the Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hello, yeah. Anyway, kasi kami po sa Kongreso nag-oversight kami dito. At may order na ang ating presidente na ibaba na itong mga pogo at iwa-wind up na. So may mga naka-pending mga bills dyan na may mga pwedeng isa-sign kaya kailangan i-wind up na talaga itong mga operations na to at ano ba rin din gagawin natin dito sa mga displaced na mga tao at anong din gagawin natin dito sa mga foreign nationals na yung mga unang-una, yung mga lumabag talaga sa batas, pero yung iba, paano natin ilalabas natin ng maayos dito sa bansa. At syempre naman, there are accountabilities. Diba? Ay, dati naman, may EO, may patas na nga na for collection ng taxes sa POGO, basta sumunod kayo sa mga rules and regulations o mismo sa batas. Dito sa administrasyon ni President Marcos, inutusan niya yung PACCOR chairman mag-enforce and to ask the law enforcement and the various agencies ay maraming mga nababalita na may mga ganito mga activities na illegal. So, pinusigin talaga at marami talaga na uncover. Nandito po tayo kaya ito talaga ang mga sites na lumabas sa mga ulat. At kailangan talaga inspeksyonin natin para Congress will be guiding accordingly not only in the creation or the consolidation of the pending bills on the matter of POGO and its winding down or winding up initiatives and what to do with all the stakeholders involved. Those who are accountable will have to face the law. Those who have been displaced, the government will accommodate so long as they are not complicit sa any illegal activities. What to do with all of these assets? How do we move forward para hindi ito maiulit? Yun po talaga ang nangyari dito. Kaya sa nakarang administrasyon, dito talaga na-establish itong industry, so to speak, na lumago, kumbaga, itong industriya. Congress actually came up with a law so that it will be regulated for the purpose of collecting taxes as well. Pero ngayon, nakikita natin, mas dumami pala ang illegal activities ginagamit nito bilang isang fraud. So, yun ang gusto ng Manong Presidente, tanggalin na yung fraud para miskin ito, lahat may expose na. So the future of POGO, IGL, well, there's already a phase-out, phase-down mandate from the President. So kaya nandito po tayo, kaya we want to be part of the swift implementation and enforcement of the President's orders. So we have to be here. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Yeah. The Bluetooth device is... So, kaya po nandito tayo lahat at nakita natin mismo, first hand, now we have actually come and seen it. Iba talaga pag nakikita natin. That's why we're happy that nakasama-sama tayo dito. Hindi lang yung congressional leadership. We have the various agencies and law enforcement departments involved now.
working together, and we're glad with the for the presence of the LGU of Pampanga here today with Dr. Corinne Bora. So, thank you. Unang-una, yung pagkor, dalawa ng mahahabang hearings na naganap na sa House. Pero siyempre, sasabihin din natin sa ating chairman na tama yung ginawa nila sa pagre-regulate at pag-enforce ng batas. And thank also the law enforcement agencies for doing this their job. Kaya nakita namin mismo natin ngayong araw na ito yung resulta ng kanilang pag-enforce at pagsasara ng mga illegal fronts for illegal unlawful activities na talagang ayaw na ayaw natin lahat. Kaya nag-issue ng order si Presidente. Kaya this is what you call follow-up, follow-through on that order. At siyempre naman, magbobote din tayo sa PACOR. We will work closely with them. So for whatever legislation that they want or require or they need to make their compliance with the President's order efficacious. In other words, tutulungan din natin yung PACOR in the manner in which we are in a position to whatever legislation or whatever other inquiry investigation that they require. Upler, yes? Question? Bumaba yung mga text scam. So you're asking if there is an association between the two? May correlation? Obviously, ma'am, yes. The answer to that question is yes. Magmula po nung bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga nareceive natin mga text scams. So the answer is yes, ma'am. With Committee Chair kay Congressman Dan Fernandez, sir, I just want to ask also, since mamaya po magpo-conduct ng inspection sa warehouse sa MR999 sa Mexico, paano po ang connection ng illegal drugs sa POGOS at ano po yung natuklasan po ninyo being the committee chair? That started with dangerous drugs kay Congressman Chairman Ace Barbers. Yung MR999 na established doon, yung 3.6 billion na nakuha ng PIDEA. At under the chairmanship of Chairman Paduano, na-establish that si Eddie Young, yung incorporator doon, is related. No? Pag titignan mo yung mga susunod na korporasyon, nakarelate doon kay Michael Young. So si Michael Young naman, doon sa investigasyon ng aking committee, we found out from the AMLAC, no, that yung kapatid niya ni Michael Young, si Hong Jiang Yang, ay connected doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Young, nila Nono Lin, nila Wen Xiang Lin. So, basically, makikita mo yung 10 korporasyon or mga 6 or 7 corporations, interconnected sila, nag-i-intertwine sila. And that's the reason why we need to dig deeper on the possibility that these POGOs have also drug-related industry. Kaya yun yung aming papasukin at iimbestigahan. Si Chairman Ace Barbers. Yun, nasabi naman ni Chairman Dan Fernandez na there could be a direct link, no, nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that
the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these POGOs. Bakit natin nasabi yon? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Meaning, yung Empire 999 na nagmamayari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, ay eh may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay parehas sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pokong ito direkta kay Michael Young through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa Pogo sa Banbantarlac. Ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country. So, which involves illegal POGOs, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all this. Kasama, magkakasama po yan. Dagdagan ko lang kasi na-establish na to eh. Yung 29 billion na pondo na umikot sa account ni Alice Go, sa 36 accounts niya, isa sa mga pinasukan ng pera ni Alice Go ay si Ho Chang Yang. 3.3 billion ang umikot na account between the brother of Michael Young and Alice Go. Established siya ng AMLAC at merong nakapile na case sa Court of Appeals. I forgot the GR number, but we have seen there yung pera na umikot ni Alice Go at ni Hong Chang Yang. Good afternoon. Sir, this question is addressed to Paok. Yes, sir, kanina nabanggit nyo na parang may ibang dynamics yung pagtrato sa POGO worker na mga Pinoy tsaka POGO worker na Chinese. Ngayon, sir, masasabi ba natin na though hindi sila nakaranas ng torture, eh may ibang pagmamaltrato? Hello, hello. Almost, pwede natin sabihin almost 98% ng mga na-torture mga Chinese din. But there were incidents. Hello. Yung 10%, yung mga Pilipino na ang trabaho is security, maintenance, housekeeping. Yun lang ang pinakatrabaho nila. Pero as far as the scamming activities concerned, laging foreign national ang ginagamit nila and mostly Chinese. Ang Pilipino na na-experience namin na sabihin natin 80% ng tatrabaho, yung loan scam. Ang loan scam, yung nakuha namin sa Makati, 80% na nagtatrabaho itong Pilipino. Kaya yung mga natatanggap nyo before na mga text messages na minumura kayo ng salitang Tagalog o salitang Pilipino, mga Pilipino nag-ooperate. But as far as yung management, it's all Chinese. So sa loan scam, Pilipino nagpapatakbo pagdating sa ano, sa pag-scam. But yung management nila are all Chinese. Yun lang ang napansin namin. But itong yung klase ng mga POGO na ganito ang ginagawa, yung love scam, cryptocurrency scams, and all other scams, puro Chinese nationals and foreign nationals. For the last question ko, nabanggit ko ng tao, malaki na po yung ginagastos nila sa mga kina-acquire na nila or na-remade nila ng mga POGO house. Mapukonsider po ba mo sa 2025 budget? And yung pangalaman na lang po, patahawal ko na, may move po ba tayo to amend the state registration? With the problems that has been presented as one of the vice chairman of the Committee on Appropriations, with the directive of the leadership, the funds of PAOPF will have to be augmented. Yes,
we are in the process of studying what provisions we can amend, no, in the existing SIM card registration app. Kasi nakita natin na medyo maluwag pa rin yung pag-implement. No? Halimbawa, in this particular POGO hub, nakita po ang paot ng 50,000 pieces ng SIM card. No? So ang tanong natin sa mga telcos, eh hindi ba nakalagay sa batas na kapag ikaw ay bumili ng isang SIM card, registered kung sino'y may-ari. So in this case, dahil bulk yung pagbibenta, siguro yun ang dapat natin i-address. And probably we can look into the law and study it on which part of the law we should be strict about and amend it eventually. Okay, okay, so meron kaming hearing sa Wednesday, yung continuation ng POGO investigation. But a while ago, the speaker merong sinasabi sa amin that we have to consolidate, you know, yung ating po mga committees that will handle the totality. You know? Kasi there are those that not within the purview of my committee, like dangerous drugs, yung mga human rights violation, hindi ko handle yon eh. So I think the speaker have something to say about this, speaker. At tama-tama yung sinasabi ni Chairman Dan. We are now the process of understand that there's a resolution being prepared so that at least three of the committees that are here and involved in the issues will be working closer together. For instance, the committee on dangerous drugs, chaired by Chairman Ace Barber, Chairman of Public Order, Mr. Fernandez, and also the human rights. Ay nadidinig na natin itong mga nangyayari dito, pag-aabuso sa mga workers dito. At meron pa din na dinidinig natin na may mga EJK, di ba, na might have been one way or another directly or indirectly involved here. So we will work on having these three committees at the very least, although the chairs of the other committees here are working together to consolidate their efforts. Kaya maraming din bills dito sa POPO. Pero nakikita natin maraming interrelations na hindi kakayanan na ng isang committee. Kasi may maraming mga subjects eh. E ganun yung estilo natin sa Kongreso, at the issue or subject matter, meron nakatutok na isang committee. Pero naki-spill over eh. May mga interrelations at overlapping issues na siguro kailangan talaga mag-collaborate para mas magiging meaningful, mas magiging mas comprehensive. At kaya po nandito tayo, ito ang sinasabi the whole government approach. Nagsalitaan natin presidente nung sa SONA, may ginaganap even bago mag SONA upon his instructions na to look into, enforce the rules and regulations to actually, as what happened here several months ago, to shut down illegal operations. So nakikita natin lahat ito mga lumalabas sa pag-enforce ng batas na ginawa natin at yung mga nangyayari sa nakarang taon, post-COVID, no? Ito talaga nag-proliferate during the previous administration. Dito tayo naka-crackdown ngayon. So we have to work very seriously. Seryosong-seryoso talaga ang administrasyon ni PBBM dito sa issue na to. Kaya nakita mo sa SONA, yun ang resolve. Ganon din sa Kongreso, yun ang commitment din natin. Hindi lang sa kanya, pero sa taong bayan. That we will follow through, we will be as comprehensive. Kaya nandito tayo lahat. Para hindi lang ano, hindi lang yung nakikita natin sa video, ano, tayo mismo nakakita na talaga kung ano siguro nangyayari dito. Nagugulat na kami dito kasi iba talaga, very, very, ano, very offensive yata yung mga nangyayari dito sa mga nakikita natin dito. Kung saan na lang yung mga nag-operate ng POGO,
itong mga idea. Dapat sana lang kung nag-focus lang sila sa tamang operations nila. Pero nakita natin may mga scam farms. Pero ito ba mga love scam? Mayroon mga human trafficking, may mga dito sa mga ibang mga kwarto dito, may mga prostitution or illegal pornography, sex trafficking. Marami mga masasama na nangyayari. So, using what was originally a legitimate operation of a Philippine online gaming organization, ginawang front na lang. Kaya sabi ni President BBM, itong ginagamit mo lang ito, titigilan natin ito para lahat yan ilalabas at yung mga illegal na mga activities talaga, titigilan na talaga at yung mga talagang nasa likod nun, talagang haharapin talaga yung force of the law and enforcement. Kaya yung deserve the efforts pwede yun. Kaya marami tayo dito na we are getting at ice kasi siya ang kanggulo sa games yan eh. Si Chairman ng games si Chairman ng career. We also have Chairman Akop na marami siyang karanasan dito. Working also with law enforcement and also rooting out the bad elements even in that area. So, comprehensive approach natin and we're using also the good relationships and goodwill of our LGUs to support us dito kasi pag ganitong coordination LGUs, Congress, with all the departments and agencies, we are confident that we will be able to fulfill the mandate of the President. So, yun po. Congressman Peduano? Thank you, Tigger. Anyway, tungkol po sa public accounts, alam niyo na it all started with public accounts kung itong nangyari yan. Now, with the directive of the Speaker, we are now inventorying all the properties no, which was purchased by Chinese National. Well, in fact, we are also in coordination with IGO, just 2 months ago, AGOPA, with regards to all those properties. No. And as of now, we're making possible legal remedies in coordination with ATLA. So that all those properties, kung pwede naman po, may balik sa gobyerno. And in relation to what Chairman Dan and Chairman Barberson said, ito kasi interrelated eh. Public accounts, public order, and drugs din. Kasi, ang concern namin, of course, is all the transaction been made. No? Now, ito ngayon, sabi nga ni Chairman Dan Barbers kanina, parang ano to, parang labahan to eh. No? And, unfortunately, ang problema natin, some of the government officials and local governments no, is involved in this particular activities, illegal activities. That's why, of course, with the directive to the Speaker, interrelated lahat-lahat to. So, kailangan talaga to yung investigation. Buhay na po, no? Para mabuo na. Para yung investigation sa committee calls ay Chairman Dan, Public Order, and kay Chairman Dan Barbers, mabuo na po namin. And that includes also yung committee on human rights. Si Chairman Navarro. Last question, sir. Kay Congdan Fernandez. Congdan, na-establish niyo po ba sa hearing ninyo? Yes, sir. Na-establish niyo po ba sa hearing ninyo kung sino yung link sa gobyerno kaya napunugan ng mga foreign nationals yung mga operation of how, especially dun sa Bamban? Kung sino yung link? Established na po ba yun sa House? Oh, yes. Oo. Yung link natin dun sa Banban, it turned out na there's somebody who called, no? Para malaman ng mga taga-Banban nila Alice Go. Supposedly, 1,500 yung ma-apprehend dun eh. Pero it turned out, naging 300 na lang. Because may tumawag. Dun sa hearing namin, basically, yung link doon, andun ang CIDG, okay? Andun ang PAOK-PM na mag-conduct ng kanilang operation. And of course, ang PAOK-PM, under sa batas, pero siyang inter-agency para nabubuuin.
para mag-contact sila ng kanilang operation. Because PAOK TF have only 42 personnel. So hindi nila kaya yung ganung malaki operasyon. So they court... ang kanilang operation, twice operation, February 1 and I think June 3, if I'm not mistaken, yung second operation, naging successful yung operation, pero hindi completely. Because yung na-apprehend nila, nabawasan because of that tip. No? So, alam mo, itong pinaglalaban ng ating Pangulo at the Speaker, napakalalim eh. We all believe here na hindi lamang yung mga criminal elements at mga drugs ang involved dito. There is a much higher objective on this purpose. At yung mga elemento ng droga, elemento ng pagbili ng mga properties, at yung mga uniform na nakikita sa dito sa Pora, and also yung mga Coast Guard na mayroong mga general sa volunteers, it all boils down to something. At yun ang i-establish namin sa susunod. Nasa CIDG ang link, sir? Well, basically, we are gearing toward on finding out. No? Kasi after the complete and successful operation, they were relieved. Both those officers and men na nagkaroon ng successful operation, they relieved twice. And that makes us wonder why. Kaya nga, ang sabi namin, sa mga members and report namin ni Speaker, medyo katigadida. But of course, yung actual na tawag noong mga opisyal, doon nilaalis ko, hindi natin ma-establish yun. Because we don't have the access for that communication. But nevertheless, somehow, yung mga action speaks louder. Sino yung tumawag, sir? Sino yung tumawag? Tumawag sa? Kevin Alis. Yun, nang hindi pa namin na-establish yung tawag ng mga nasa ating side ng government to those people. Hindi namin na-establish yun. But what we have established that after the successful operation, tinanggal nung lahat ng mga nagkaroon ng successful operation, yung mga opisyal, si Colonel Alenda Alejandro, si Colonel Buyacao, lahat sila natanggal. Nalipat sila ng mga ng kanila assignments. Gaganda eh, no? At yun hong mga foreign workers eh makita sa isa hong region, sa isa hong bayan, para at least klaro ho. Ito ho bang sinabi ng Pangulo na total ban na ito hong mga pogo, kailangan pang maidetalye natin kung ano ho yung mga dapat sundin ho ng mga local civic executive o yung mga LG. Okay, klarong araw si Pangulo, sabi na niya, ban na. Pero binibigyan niya si Chairman Arteco until the end of the year para ayusin mga nadi-displace, papawind down at lahat ng mga kailangan gawin. At makikinginan din natin si Chairman Arteco kung anong kailangan niya sa Kongreso kasi kami po ang handang-handa tumulong para itutupad niya yung utos ng Presidente. So that's the role that we are doing. And kaya nandito po tayo para makakontribute din tayo sa itong effort na to. So, ganun kasimple. Klaro-klaro ang orders ng ating Presidente at lahat ay sumusunod. And yung kumbaga na appointment dito ay si Chairman Arteco. Sa Congress kasi may mga pending bills tungkol dito sa pagka-closure. Kausapin natin at pakikinggan din natin si Chairman Arteco. Pero ngayon din, kaya meron din kaming mga personal knowledge dito sa ano nangyayari. May mga reports dito na nandiyan natin. Pwede kami mag-coordinate sa kanya. Para yung efforts na ay magiging successful para yung utos ng Presidente, susundan ko na natin. Kaya yung talagang pinakamportante ay protektahan ang mga Pilipino,
tulungan ng mga Pilipino, lalo na nag-displace. At yung mga hindi sumusunod sa batas, kapurusahan talaga natin. Ito talaga ang mangyayari. So, thank you. Thank you so much. Dagdagan ko lang kasi kanina napag-usapan na ang Kongreso ay pinag-aaralan yung mag-create na joint committee that would be composed of several committees, no? Joint committee hearing. So itong mga committees ito, kasi napakalaki, we believe na mayroong criminal organization na nangyayari dito sa atin. That's why we felt that it is important for the House to create several committees to conduct its investigation. Kasama rito yung Committee ng Public Accounts, Committee on Public Order, Committee on Human Rights, at saka Committee on Dangerous Drugs. Bakit? Kasi nga, yung criminal organization na napakalaki, eh, involved po sa lahat ng sinasabi natin. And that's why we want to dig deeper and investigate. Kaya pag-us kasama ko. Ah, boss. Ah, boss na pala dito eh.